Magandang umaga po, mga utol. Ngayong umaga po, tatalakayin natin po ang above po sa powder coating. Unahin po natin sa ating tubugan. Hindi po tayo nag-aral, hindi po tayo professional. Ito po yung sarili na po nating kalakasan at nais pong ibahagi sa inyong mga utol, lalo na po sa mga pambiginer o magtatayo pa lamang ng sarili lang powder coating facilities. Unahin po natin dito sa tinatawag na paglalagay sa basket bago itubog. Pag-usapan po natin ang mga tubing at ang mga box na nilalagay po natin doon. Bago po natin isa kay siguraduhin po natin nasa ayos na kamada po ito. Yung po mga box natin, i-side natin para madali po siyang mawala yung chemical o tubig kung hindi po siya magka-force rust o hangin sa loob. Tunungan po ating mga tubing, mga utol, kailangan natin butasan magkabila. I-interact po ang ating pusa, mga utol. Kailangan po kung malimbawa, item po ito, mga utol. Butasan po natin dito, isa po dito. Tapos ito pong nasa ilalim, isa po nasa ilalim nito para po mabilis po siyang tumulo. Ang purpose po ng nasa itaas, mga utol, para mabilis pong pumasok ng hangin, itutulak po yung anumang chemical o tubig na nasa loob ng item natin. Papalabas po dito sa butas sa ilalim, mga utol. Dahil po kung iisa lamang po ang ilalagay natin butas, halimbawa, itaas o ilalim lang po, mahihirapan po, hindi basta-basta tutulo yung pumasok na chemical o tubig doon. At ito po'y maglilika ng kasiraan sa ating mga gamit na chemical, maging po sa mga ating mga tubig. At dito naman po sa ating unang chemical, kung ibag ng HCl o pickling o anong pang gamit yung pang tanggal ng kalawang, mga utol. Recommended ko po 10 to 15 minutes po, mabilis na po yun. Pero po sa mga alambre kasi, ilang minuto lang po. Pero po sa mga tube kalamitan, na mapalo yan ng mga 10 minutes talaga. Pagkatapos po doon, pag malinis na, ililipat po natin siya sa tubig. Bago po natin ilipat, siguraduhin po natin naka-drain lahat yan na wala na pong chemical na naiwan, mga utol. Tapos po, ilublob natin sa tubig at i-drain po natin ulit. Siguraduhin natin na wala ng tubig na natira doon. Yung iba po, gumagamit ng dalawang magkasunod na tubig. Mas maganda po yun, mga utol. Tapos po, ang dalawang tubig po, ilulublob ulit, i-drain ulit, bago po siya papasok sa tinatawag nating conditioner. Sa conditioner naman po, 2 to 3 minutes po ang recommended na babad ko. Pagkatapos po doon ahon ni drain ulit, papasok naman po siya sa tinatawag natin phosphate. Dito po ay recommended po 10 to 15 minutes po ang babad natin, mga utol. Tapos pag umabot na tayo sa tamang oras, drain uli natin. Tapos po ilagay na natin sa panghuli natin tubugan, yung tinatawag na acid rinse po natin. Ito po ay nasa all treatment, mga utol. Sa iba po natin vlog, sasabihin ko po yung ibang treatment na mas ba sinasabi nilang new treatment po kumpara sa una natin binabanggit na to. Siyempre po, pag maganda yung binaban natin, maganda yung chemical natin, maganda po yung output ng labas ng tubong natin. Siyempre po, garantisado, gaganda din po ang coating natin. Dito po, makikita niyo po ang coating natin. Pag labas po, gray na gray siya, pagkatuyo po. Tignan niyo po yung coating niya. Ilagay niyo po yung kuko niyo sa item at
at po siguraduhin yung tatama ito sa item, makikita nyo po, guguhit po siya, mamarka. Yung po, tinitingnan natin ang coating niya, kung gano'ng kakapal. Kung gano'ng kakapal po ang kapit ng coating natin paggaling sa tubugan. Sunod-sunod ko pong tatalakayin ito hanggang sa po sa spraying, curing of oven, hanggang po sa litaw ng finish ng item natin. Nawa mga utol eh, nakapulutan nyo po ng konting kaalaman, eh ma-apply nyo rin sa ating mga kautol. Lalo na po sa mga nagtatanong ng mga pang-beginner at mga babalak po na talaga magtayo. Message lang po ako, tingnan natin kung anong maitutulong po sa inyo. God bless po.